Alam mo, Susan, ngayong summer, kanya-kanya tayong plano ng lakad. Pero dito sa atin, ilan naman sa ibang bansa ang getaway? Ay, totoo, Kuya Kim. Pero minsan, hindi lang basta mga ala-ala ang maiuwi mo, kundi pati pag-ibig. Aba, ayos ang trip kapag ganyan. Yan ang aking kwentong dapat alam mo. Kakasaraw siya kung usapang pisong labanan dahil kaya raw niya mabuhay sa Pilipinas man o sa ibang bansa. I will just take a picture of you. Sa pamamagitan lang ng kanyang diskarte sa piso. 3 pesos lang, par. 50! Pero nang magbakasyon sa Thailand si Adam, ang kanyang piso, hindi raw niya inaasang masusuklian ng pag-ibig. Alright! Yeah! It's done! It's done! Nobyembre nung nakarang taon, nang dalhin ng content creator na si Adam ang Piso Challenge sa Thailand. Napili kong gawin yung Piso Challenge kasi dito sa Pilipinas, we know for a fact na yung piso maliit lang yan para sa atin. Sa pamamagitan ng pagkuha ng retrato sa mga turista, ang kanyang piso o 0.64 baht naging 149 baht. Sa kanyang unang araw, hapunan lang daw ang ginastos ni Adam ang kanyang naipon. Sawadee ka! Sa ikalawang araw ng kanyang Piso Challenge, naisip naman ni Adam na gumuhit ng self-portraits ng mga turista. Pero alas 4 ng hapon, wala pa rin kumahagat sa kanyang inaalok na serbisyo. Ang nangyari dun sa day 2, medyo hindi maganda yung umpisa ng araw namin. From umaga to hapon, hindi pa namin napapalago yung pera na meron kami. Sobrang nahihirapan po ako nung araw na yun. And then... Nung araw na yun, hindi raw sumipot ang videographer na isasama ng Australiana at mga awit na si Emery sa outreach program. A couple of years ago, I went to Thailand originally studying. And then I decided to go and learn the Thai language and learn the culture there while singing. Si Adam ang naisip niyang gawing videographer. I've never had this happen before him, but it was literally like the stereotype of a movie. I was like just looking around, having like some mango or something, and it was like just everything disappeared and just time just stopped. And I was like, oh, there goes my heart. Like, he went for a high five, and I was like... and I, like, hold his hand. If love is first sight is real, that was it for me. Sa isang iglap, ang piso napalitan ng pag-ibig. If this is a movie, what's the genre? It's like very rom-com vibes. Everything's been perfect so far. Ang get-to-know stage ng dalawa, bitin. Paalis na kami ng Thailand, and I was thinking, pag hindi ko pa klinaro lahat, feel ko masasayang ko tong babaeng to. Basically, he kissed me and I knew that I wanted to be in a relationship with him. I said to God, like, if I'm meant to be with someone, God will put him there. Namiss daw agad nilang isa't isa. Makalipas ang dalawang buwan, si Emrys na mismo ang lumipad sa Pilipinas para ituloy ang kanilang love story. When it comes to staying in the Philippines, it's pretty much up to Adam for me because I will follow him everywhere. Dahil tila naging susi ang piso sa kanilang pag-ibig, sa piso rin daw mauuwi ang kanilang unang date sa Ugbo Tondo. Let's try if this piso, kung makakapag-ano tayo, trade tayo ng isang halo-halo and mapatikim natin kay Em. Ate, gusto ko po kasi patikim sa kanya yung halo-halo. Kaso nga lang po, piso lang po yung pera ko eh. Kapalit po ng halo-halo, ibagbabayad po ako ng piso, pero sasayaw po kami para sa inyo. Ready naman! Abay, this is the halo-halo. Meron kasi ako ditong piso. Pero aside from piso, meron akong talent. Pwede ba para makabili ako niyan, ibibigay ko yung piso tapos magbi-beatbox kami? Okay. Sing! Ang pakiramdam ko po ngayon ay sobrang saya and sobrang excited pa dahil ngayon, dati ako lang mag-isa nagpipiso challenge pero ngayon, I have someone. Aww. Delicious, amazing, and so sweet. I'm so happy. Kapag si Cupido na raw ang pumana, ang pag-ibig wala raw katumbas na halaga. Sa piso pa nagsimula ang kanilang pagkikita. Nasuklian naman ito ng walang hanggang pag-ibigan.